Mabuhay and welcome to my vlog. Hey guys, it's Daphne and welcome back to my YouTube channel. Thank you for all your prayers and for all of your messages. Sobrang nakatulong din siya and nakapag-recover naman na talaga ako in the family ko. Ako na lang to. Apa hindi na bumalik yung mag-amoy ko. Anyways, for this video, isi-share ko sa inyo yung naging symptoms ko and kung ano yung mga nakatulong sa akin na gamot or kung paano ko na-treat yun during my quarantine since ang daming talaga ng message sa akin. So yeah, further ado, just keep on watching. Para i-share ko sa inyo yung symptoms ko is actually lahat yun na feel ko. Pero unang experience ko is yung body pain. Like sobrang magod na pagod ako, sobrang sakit ng katawan ko. Yung parang nag-training ako ng hindi condition, ganun yung pakiramdam. Though ito, sobrang hindi talaga ako makabangon. Second is yung angkat ng lalamunan ko and then nagkaroon na rin ako ng dry cough. So, after nun, yun yung feel ko ng first night. And then the following day, dun ako nagkaroon ng fever. Tapos, on and off siya bale. Parang nagkaroon na ako ng sinat. Tapos naging fever siya on and off. Yan ng pang-amoy and ng panlasa. So, scent of smell and sense of taste. And then, yun, nawalan talaga ako ng gana kumain. Though, pinipilit ko pa rin kumain kasi alam kong kailangan. And yun na lang din yung source ng nutrients ng katawan ko. At yun din pala yung headache ko. Literal na everyday na experience ko siya. Tapos, unting kibot. Parang sobrang naging dependent din ako sa gamot. After a week, doon ko na rin na-experience yung diarrhea. Pero if you're gonna ask me yung mga symptoms na yun, feel ko lang siya mga first week. Pero yung second week, usually, ito na lang yung kati na lang ng lalamunan and yung mild cough ko na lang yung na-feel ko. Anyways, with regard sa remedies, as we all know, wala pa talagang gamot, wala pa talagang solusyon, wala pa talagang vaccine sa COVID. So, meron lang tayong mga preventions, mga treatments ba para makakawas tayo or para in a way mag-negative din tayo after ng quarantine. So, ang first thing na sobrang naging helpful talaga sa akin is tubig. Yes, sobrang mura lang, pero sobrang nakatag yung epekto. Doon ko na-realize kung gaano siya makatulong, kung gaano siya essential, especially kapag may sakit ka. Second is yung Robitussin. Since nagkakaroon ako ng cough, yun ang iniinom ko. Ko siya every afternoon, twice a day. I think mga 2 weeks ako na nagiinom ng ganun. Ibuprofen na Advil, 200 mg. So, ininom ko yun for 3 days nung nagkakaroon ako ng severe headache. And then, sobrang naging helpful naman siya. Iniinom ko siya twice a day kasi yung sinabi din and ni-recommend din sa akin ng doctor. Siyempre, yung vitamin C. Ayun, luckily, nakapag-hoard na talaga kami ever since nag-start yung pandemic. So, madami talaga kami stock ng vitamin C. Hoard talaga is 1,000 mg, diba? Pero since na-infect na ako, nagkaroon ako ng virus, ininom ko talaga is yung 2,000 mg. So, apat na beses sa isang araw. Pero after siguro 2 weeks din ako, nag-inom ng 3 na lang and then until naging 2 na lang ulit siya. Back to 1,000 mg. Yung mga sa mga ating mga titas, sa mga oldies, based on experiences, based on research. Ito na talaga yung medyo labog ko talaga sa loob ko. Ito, hindi na lang ko siya dito kasi meron pa kaming tera. Hindi po ito sponsored, pero ito, virgin coconut oil. Bale, ito talaga sobrang. Ramdam mo talaga yung oil niya, pero wala eh. To be honest, sobrang naging helpful din niya. 3 times a day, every after meal din. So, kahit nakakadiri talaga, to be honest, yung lasa, alam ko sa sarili ko na naging helpful din siya. Especially sa pag-prevent mo maging worse yung cough ko and para mawala yung itchiness na nakikil ko sa throat ko. Mura lang to and madali lang to. At kahit kaninong bahay, pwedeng-pwede to. Yun yung warm water with salt. Ito naman, kailangan mo sipagan to na every
after meal din talaga, magagargle ka, especially kapag morning, tsaka kapag gabi, kapag bago matulog. Kasi habang nag-rest ka, in a way, parang na-cleanse mo din yung throat mo sa mga nakain mo all throughout the day. Hindi natin ang bilang, pero for the seventh one, ito naman yung una, hindi ko gusto yung lasa, pero nung tumagal, hinanap-hanap ko na rin siya kasi nasarapan na rin ako. Yun yung may ginger, honey, and lemon. So, binoboil yon, and then, kailangan kasi na magkaroon ng extract or kumatas yung ginger. Tapos, haluan mo lang siya ng honey. Ginagawa din talaga yun before nung nagbo-broadcasting ako, pero ginger lang. So, ayun, sobrang naging helpful din yun, most especially sa aking cough. Today, every night, nag-iinom pa rin kami. And ako na ganun. One is yung clarity. So, yun yung mga first few days na parang tinatry namin i-pacify yung sarili ko. Lalo na yung sarili ko na baka allergy lang. So, yun yung nirecommend. Reminder, syempre, kumain tayo ng mga masustansyang prutas at gulay na pagkain. Iwas muna sa junk food. Ayan, kasi ako, aminado ako. Sobrang hilig ko talaga sa junk food. Or the last one is the betadine spray. So, nasa blue box siya and nasa yellow spray siya, container. Ganyan. Immediate na solution, once na makati yung lalamunan mo, yung parang tipong sobrang bothered ka na, pag nag-spray ka na, as in sobrang magiging helpful siya. And then, iwas sa puyat talaga kasi nakakapagpababa siya ng resistensya. Kahit sa bahay lang. Training with exercise, I think sobrang magiging helpful tong mga shinare ko sa inyo kasi based to sa experiences ko. And of course, based din naman to sa suggestion sa akin ng doctors and sa research na. I hope na this video will raise awareness and syempre makakatulong din kasi malay mo ikaw na or yung family member mo ikaw nakaka-feel ng ganong symptoms and ayun, yun yung mga basic home remedies na sobrang makakatulong sa inyo. So, thank you so much for watching. Until my next one. Bye! Stay.